Yan, puntahan natin yung mismong area kung saan malapit yung ginagawa nilang airport. Nandiyan na siya, oh. Yan na siya, oh. Wow. Diba, lapit na. Yan, ito yung pinakalas na bahay, oh. Diyan, oh, makita natin na mayroong bahay dyan na sira na at lumubog na. Yan. Sa gilid lang to ng ano, ah, ng mismong ilog. Yan, dito, makikita nyo dito na may mga, dito, nakatambak na mga, ito. Ito yung mga borax na galing dito sa may ilog. Yan, tinambak to ng San Miguel Corporation. Yung ginagawa nilang dredging, paghuhukay dito sa ilog na to. Ang New Manila International Airport ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasalukuyan na ginagawa sa Pilipinas. Itinatayo ito sa malawak na baybayin ng Bulacan na matatagpuan 35 kilometers hilaga ng Maynila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport sa Metro Manila sa hinaharap. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kayang mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. Ito ay magkaroon din ng expressway na layuning mapabilis ang biyahe na hindi aabot ng 30 minutes mula Maynila. Isa dito ay ang NALEX o Northern Access Link Expressway na magdudugtong mula NLEX patungo sa airport. Pangalawa ay ang SALEX o Southern Access Link Expressway. Dadaan ito sa Regal Road 10, tatagos sa Coastal Development sa Nabotas na may elevated expressway patungo sa airport. Magkakaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, mahigit 2 millions na tonelada na ng basura at borax ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng ginagawang airport mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Ang New Manila International Airport ay proposed project ng San Miguel Corporation sa pangunguna ito ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nagdisenyo sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscales Westminster na siyang naunguna sa land development ng airport bago ito tayoan ng mga buildings at mga runways. Pag natapos na ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami ang mga negosyo, investor at lalong-lalo na ang turismo sa Bulacan. Ang groundbreaking ng nasabing proyekto ay noong October 14, 2020 at inasahan naman matatapos sa 2027 at magkakaroon ng partial operation sa 2028. Good morning guys! So mula dito sa may monumento ay maglalakbay lamang tayo ng 30 kilometers para marating natin yung Taliptip Bulacan na kung saan doon tinatayo yung ginagawa nilang New Manila International Airport na ating i-update ngayon. So balitin natin yung ginagawa nilang land development kung kumusta na ito. So check natin yung mga progress ng ginagawa doon, pati rin yung mga dadaanan natin dito sa Caloocan, Nabotas, saka doon sa may Obando. Alright, let's go! Ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. So ito na yung arkong bato na naghahati sa Balinsuela tsaka Malabon. Yan. Ito yung pinaka-boundary niya. Yan, dito mayroon tayong nakikita na kilometer post o yellow post dito, itong poste na to. So ito ay nagsisilbing paltandaan. Yeah, paltandaan kung nasaan ka na o ilang kilometers na yung layo mo dun sa kilometer zero. Yung kilometer zero ay nandun sa Luneta. So meron tayong 16 kilometers na yung layo natin dun sa Luneta. So normally yung mga yellow post ay meron sa baba pa niya.
Halimbawa, yung susunod na bayan doon, nakalagay dito kung ilang kilometers yung kung ilang kilometers ka pa doon sa susunod na bayan. Kasi dito, Valenzuela na to. So, yung susunod na bayan doon ay halimbawa, ay Obando. Yan, nakalagay dito. Mayroon nakalagay diyan na kilometer. 5 kilometers, 10 kilometers kung basta kung ilang kilometers kung nasaan ka ngayon. So, ito yung gamit ng yellow post o kilometer post. Ito yung ginagamit nung una ng mga kababayan natin nung wala pang mga Google Map. Yan. So, alam mo kung nasaan ka. Kasi yung pinaka zero talaga niya ay nandun sa mismong Luneta, Luneta Park. So, meron tayong 16 kilometers mula sa Luneta. So, yan yung gamit ng yellow post. Marami yan. Lahat yan. Dito sa Pilipinas, meron yan. Lahat ng mga main roads, meron nakalagay na kilometer post o yellow post. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be... Alright, nasa coastal area na tayo ng Obando, Bulacan. Yan o. Maliwalas na yung para dito tanawin at masarap yung simoy ng hangin. Ayan o, oh. Sa bandang kaliwa natin, nandyan na yung ginagawa nilang New Manila International Airport. Ayan, puntaan natin yung malapit na portion niya o area para mas malapitan natin siya. Makita natin kung gaano na ito kataas at kalawak. Sa bandang kanan naman natin, nandyan yung mga palaisdaan dito sa may Obando, Bulacan. Ayan siya. Ayan, diretso lang tayo. Medyo malayo pa. Ikot tayo dun eh. Sa may parte ng Taliptip. Let's go. Ayan. Dito tayo. So, dadaan tayo dito sa may pinaka-pilapil dito. O maliit na dike. Ayan. Sana walang aso dito. Yan, puntahan natin yung mismong area kung saan malapit yung ginagawa nilang airport. Nandiyan na siya, oh. Yan. Takbo tayo, takbo, takbo. Mainit. Saan kaya banda dito? Kanan, kaliwa. Ayan. Mukhang low tide ngayon. Pag high tide kasi makikita mo dito na ano. Ito basa oh. Baka kagabi nag high tide siya o umulan dito. Kaya medyo tumas yung tubig dito. Ayan. Ayan yung pinakaunang mataas na dike dito. Mukhang dyan tinatambak yung ginawa nilang ano, dredging sa ilog na yan. Parang maraming isda. Yun o. Yun o. Kuya, padaan po. Kuya, pwede magtanong? Pwede magtanong? Saan po dito yung malapit na area dun sa ginagawang ano, airport? Dito banda o dito? Yung malapit lang, para makita ko lang ng malapitan. Ah, dito? May madaanan po ba dyan? May daanan? Ah, lubog. Yung ganito kataas meron? Yung ganyang kataas na... Basta mayroon lang malakaran? Ah, meron po dyan? May daanan po dyan? Pwedeng dumaan? Sige, thank you po. Sana walang aso. Hihihi. Pina-vlog ko itong ano, itong airport na ginagawa. Doon, dito ka lang. Wala pong aso dyan? May mga aso dyan eh. Tumawag ka na lang. Sige po, thank you. Kasi may aso na tayo, lagpasan mo tayo. Sige kuya, thank you ha. Nandiyan na siya oh. Woohoo! Lapit na dito ha. Ah, oh, malapit na dito. Nandiyan oh.
Oh, ayaw ko lang pumunta dyan. May aso eh. Yan, may mga ano dito. Ito parang pinaka-irrigation niya. Ayan siya. Ayan, may aso. Huwag tayo na pamalo. May mga bahay dito. Oh, may daanan dito. Oh, may daanan dito. Kaya yeah, pwedeng dumaan dito. Pwedeng dumaan. Punan ko lang itong ginagawang airport. Vlog ko lang. Thank you. May daanan dito sa gilid. Ayan na siya oh. Wow. Diba? Lapit na. Ayan, ito yung pinakalas na bahay oh. Maka may aso dyan. Grabe. Ayan dito, may daanan dito. So, ano, walang ahas dito. Malapit na tayo mga kaibigan. Yun o. Oh, diba? Ito na. Ito yung ginagawang airport to. Wow. Yan, dito makikita nyo dito na may mga dito nakatambak na mga ito. Ito yung mga borax na galing dito sa may ilog. Yan, tinambak to ng San Miguel Corporation. Yung ginagawa nilang dredging paghuhukay dito sa ilog na to. Yan, hanggang dun yun sa kanina, sa tulay na nadaanan natin. So ito yung mga borax na nahukay nila. Ginawang panambak din dito. Tapos yung mga basura ay nilagay sa mga safety na facilities. So yan, yung New Manila International Airport. Grabe. Yan, so nakita natin na may mga riprap na dyan sa may mga pinakagilid niya. Yan, hanggang dito yun oh. Nung nakaraan ay dyan lang sa may pinakagitna yung pinakariprap niya. Dito sa area natin, ayan oh, kitang kita na. Yung mga riprap na nandyan sa pinakagilid niya. O yan yung tinatawag na revetment construction. Yan yung mga nilalagay na bato sa pinakagilid niya. Tsaka dun sa ilalim ng na-reclaim na area para hindi gumuho yung natambak na mga lupa dyan o mga buhangin. So ganyan yung ginagawang process na revetment construction o riprap. Dyan o, makita natin na mayroong bahay dyan na sira na at lumubog na. Yan. Sa gilid lang to ng ano ah, ng mismong ilog. Ayan siya. Yan, makita natin dito na yung ilog dito ay talagang malinis na at yung mga borax sa ilalim ay nahukay na. Yan, ito na yung mga palatandaan na nahukayan. Yan. Sa hanggang doon 'yon sa pinakaunahan. Andiyan yung mga borax na nahukay nila.